Hello guys, welcome to my vlog and welcome to my page. Today's vlog is nagbablog lang ako at saka sobrang inis ko at sobrang awa ko sa aking balita ngayon na nakikita ko lang ngayon. Ngayon lang nakikita ko doon kay Rafi Tolpo na mayroon na namang kababayan namin na taga dito na sa Kuwait na nanganganib naman yung nanganganib yung buhay niya. Tsaka, alam mo, kaya nga ang sabi ko dito sa aking vlog, di ba, kung makikita nyo sa aking vlog na mga ini-edit dyan sa lagi nyong mapapasa isip bakit nasabi ko tong ganito. Kasi, marami na nang nangyari na mga ganitong pangyayari na binubugbog, kunting kamalian, sinasampal, kunting kamalian, ginuduraan ka, kunting kamalian, papaluin ka ng tsinilas. Thank God. Samantalang sa Pilipinas, kung papaluin ka ng tsinilas, manggagalaiti ka na dahil wala sa purpose ang pananakit ng tao kasi hindi kasama yan dito sa pagpunta namin. Sa totoo lang, kaya ang kaagapan namin dito ay isang agency. Pero ang mga yawa naman na agency na katulad to, dapat lang talaga ipasara ni Tolpo. Yun lang ang masasabi ko. Kasi 2 years and 1 month siya nagturusa. Natawag ng tawag sa agency, wala man lang action. At humantong na sa ganitong sitwasyon na makikita mo, namamaga na yung mukha. May pasa na yung mukha. May pasa yung mga katawan. Kaya dapat lang talaga mga agency, yung mga agency bito na mga dapat lang ipasara yung mga ganun. Kasi nakaupo lang kayo dyan. Kami dugot pawit, pinapalamon, pira namin yun. Tsaka hindi nyo man lang maisip. Sobrang hirap. Hindi naman lahat. Pero bakit 99% laging ganito. Buti na lang nandito si Rafi Tolpo. Eh kung wala, laging agency ang maaasahan mo. They don't care. Sa totoo lang, they don't care. Alam mo, sorry ha, nakapagmura ako kasi yawa itong yawa itong sitwasyon na ganito na 2 years and 1 month siya nagsusumbong na. Tapos wala man lang action na nagaganap. Ganggang na lang. Ganito na ba talaga kamura ang aming buhay dito bilang isang OFW? Naduraan? Napaluin ng tsinilas? Nasasaktan? Yun lang. Ganun ba talaga? Kaya, kawawa kami eh. Sa totoo lang ang dami nagsasabi. Bakit? Sinasabi ba namin na pupunta kayo dyan? Kayo lang naman ang pumupunta dyan eh. Kasi hindi nyo naiintindihan kung gaano natin bawat isa ipataas ang ating mga buhay. Dahil nahihirapan tayo sa Pilipinas. Dahil gusto natin sa pamilya natin, lalo na sa may mga anak, lalo na sa may mga pinapaaral, lalo na sa mga gustong may mangyari sa kanilang mga pamilya. Di ba? Ganun naman mangyayari sa atin. Kaya yung iba dyan, kung maka-judge, pasalamat kayo, may pera kayo. Pasalamat kayo, maganda yung buhay nyo dyan sa Pilipinas. Pero hindi sapat sa iba. Kasi hindi naman kami pumupunta dito sa malayo para isakripisyo ang buhay namin na nasa kabilang hukay yung kaliwang paa namin. Di ba? Ay, huwag kayong magja-judge yung iba dyan. Hindi naman natin lahat mapipilis eh. Pero yun yung nararamdaman namin. Dugo pa rin namin kayo. OFW is Pilipino. Hindi po ibang lahi kami. Kaya makatao po tayo at saka
ayusin niyo yung mga pang-judge niyo sa amin. Okay? Katulad dito nangyayari, 'di ba? Sobrang sakit sa amin dito pa talaga sa bansang ito. Laging ganito, 'di ba? Naalala niyo? Naalala niyo kay Ginelin na nilagay sa freezer? Dito 'yun nangyari sa city. Ditong-dito 'yun nangyayari. Kaya ngayon na naman, buhay namin, napaka-espesyal. Buhay namin, sobrang pinag-iingatan ng mga magulang namin. Samantalang pagdating namin dito, tinatapon lang kami sa bakanting lote na tinatawag ay disyerto. Ganon. Dapat lang, salamat si Rabbi. Sobrang salamat at i-update natin kayo kung sino pa yung hindi nakapanood sa video ngayon. I-click niyo lang yung link nandiyan sa akin at para updated kayo sa mangyayari kay Ana Rose Matintim na nandito sa OFW na siya'y sobrang lubhang kalagayan niya. Ay hanggang dito na lang. Masakit ang puso ko. Pero sa totoo lang, sobrang yawa ang agency na katulad na ganito. Dapat ang talaga may mapupuntahan at talagang ina-action na ni Rapunzel po. Bye. It's me, Hilas.